Hi, ako si Dr. Ray Torres. Ako isang cosmetic surgeon at sasagutin ko lahat ng mga katanungan nyo sa cosmetic surgery at pagpapaganda. Hi, ako si Doc Ray Torres at pag-uusapan natin ay para sa mga kaibigan nating trans man. So ano ba ang FTM or female to male surgery or top surgery? Ito yung mga trans man natin na mga manood. So ang top surgery ay ang pagtatanggal ng female breast sa katawan para ma-reaffirm natin ang hugis ng chest ng isang lalaki. Or let's say, ikaw is a trans man at meron kang dibdib ng bae, kinukorte natin ito sa pamamagitan ng pagtanggal ng breast mo at pag-ayos ng dibdib para maghugis to ng panglalaki. Bakit ba natin ginagawa ito? Iba-iba opinion. Napaka-controversial na itong opinion on this. But meron din mga taong importante sa kanila ito. Bakit ba natin ginagawa ito? Pag ang napili mong gender sa sarili mo or ang tingin mo sa sarili mo ay isang lalaki at mukha ka ng lalaki, nagsusuot ka ng mga damit na panglalaki, syempre minsan meron tayong tinatawag na yung psychosocial outlook natin, yung pagtingin natin sa sarili natin ay isang lalaki. Kaya lang syempre minsan nasisira ito, hindi nagbabagay sa mukha natin, sa pananamit natin, sa lifestyle natin, ang chest natin. At minsan dahil mas malaki ang chest ng iba or breast ng iba, mas nahihiya sila, hindi sila makapagsuot ng t-shirt na masikip, hindi sila makapagtanggal ng t-shirt sa beach. At minsan, sabi siya, gusto ko magtanggal minsan ng t-shirt sa beach, kaya lang syempre, nakakahiya dahil hindi pa complete ang transformation ko. Yan. So, yan yung mga gawain ng usual ng mga lalaki na hindi gusto rin natin mga trans man makamit. Ang isa pa, siyempre, kunwari, gusto mo mag-chest bump. Eh, di ba? Pag chest bump, medyo solid ang bump. Pero pag medyo malambot, so medyo nakakahiya. So, yan yung ano, isa pang reason. But para pag nag-chest bump tayo, hindi tayo masyadong ano, malambot. At meron tayong konting lakas na mabibigay sa kabump natin. So, yan mga kaibigan ng ibig sabihin ng female to male surgery. So, ano ba? Safe ba ito? Siyempre, dapat safe to. At sa kamay ng trained na surgeon, ito ay nagagawa safely. Usually, ito ay ginagawa under general anesthesia. Ibig sabihin, tulog kayo pag, habang ginagawa ito. Ito ay isang day surgery. Or ibig sabihin, pwede rin kayo umuwi on the same day of the surgery. Depende rin on how big or gaano kalaki yung breast na tatanggalin natin. Okay? Ano bang i-expect natin? Paano ba tinatanggal ito? Ang technique na ginagamit ko, sa aking experience na pinaka-consistent ang result at pinaka-consistently safe from complications and consistently maganda ang outcome. Ibig sabihin, sa dami ng ginawa ito, halos lahat happy dun sa outcome, ay yung double incision breast reduction with free nipple graft. Ibig sabihin, haba nun, no? Double incision. Bakit ba dalawang incision din? Kasi yung incision, lahat yan ay nakahiga. Pahigang ganyan. Under the breast and usually pahiga all the way here. So, nakaganyan. Pag nakahiga kasi incision, mas less ang kita nito. Hindi to, unlike kung may vertical component or vertical na incision tayo, minsan mas nakikita pa yun eh. Minsan nagtatawag ng pansin. Minsan kailangan pa natin takpan ng maraming tattoo para lang matago yung incisions natin. Kaya lang, ito, dahil isa lang ang incision, pag ganyan lang siya, mas mabilis din siyang gumaling. And then, ang nipple natin, pwede natin i-control ang size. Siya malaki, pinapaliit natin. And pag pinaliit natin, pwede natin ang free nipple graft. Ibig sabihin, tatanggalin yung nipple at i-graft. Tatanim ito doon sa isang part. Pag free nipple graft, pwede yung ipatong or i-position yung nipple kahit saan. So, napapantay natin ito na mas maganda. Pinapaupo kayo habang ginagawa yung procedure. Tulog kayo, inuupo yung bed, tapos pinapantay. And then, kung kailan natin i-fix yung graft. Yung iba, kaya rin hinihingi do kasi minsan, gusto nila mag-shirt na maliit or shirt na masikip, pero kailangan nila maglagay lagi, everyday of ng buhay nila,
ng masikip na garter or masikip na garment para ipitin yung breast nila para flat siya. Siyempre, kung araw-araw mong suto, minsan nagkakaroon tayo ng blister, minsan nahihirapan tayo huminga, and minsan nade-deform din yung breast pag palagi natin ginagawa to. So, yun ang reason bakit karamihan sa ating mga kaibigan na trans man ay minsan na-deform na yung breast or lumaylay na yung breast. Kakaipit nito. So, sobrang ipit nito, bumabagsak na to. So, minsan ang reklamo nila is medyo bumibigat na rin sila. Or bumibigat at sumasakit na likod. So, may ibang indication bukod dun sa look. Meron ng functional indication or pwede na iwasan yung back pain dahil masyado na bumibigat ang dibdib nila. Sa mga pare kong trans man, salamat sa panonood ninyo. Sana may nahatid akong information para dito sa transformation ninyo. Kung may questions kayo, i-like nyo lang tong video na to at lagayin nyo lang yung questions dyan sa comments below. Thank you.